ayun, tuturo ko ngayon yung mag-green campaign tayo. So nakapag-primer na tayo, then meron na rin tayong na lagyan na base coat ng iba, then na-primer na rin natin yung mga gagawin nating item. So ituturo ko yung best way kung paano yung pinakamadaling way na ginagawa namin para makapag-paint ng wrinkled paint. So yung iba kasi hinahalo nila sa binder or mismong binder. So matagal siya kumulay. So itong technique na to, ituturo ko kung paano. So ang gagawin muna namin is magbe-base kami ng item. So item kasi ang gusto ng mismong kliyente natin. So ang gagawin ko, bago ko mag-wrinkled or mag-apply ng wrinkled paint, ang ilalagay ko muna is base color. So samahan niyo ako, mag-re-base ako ng item. Right one, kaya po kung coat lang niya ako, mag-base color na gusto niya. Pwede na ako. So, patatayuin lang natin ito, then apply na tayo ng wrinkled. So, mas tipid tong way na ito. Ito yung pangisate. Ang nahihirapan kasi sa wrinkled na yun, lalo na galing sa mismong supplier, o marami daw nagsusoli ng wrinkled na binder kasi hindi nila alam kung paano gamitin. So, ito, tinuturo natin yung best way. Para mas tipid, pero maganda yung pagkaka-wrinkled niya. Kahit anong kulay yan, so, pwede ka mag-base agad ng kulay na gusto mo. So, mas tipid siya. Bakit? Hindi ka na magpupondo ng wrinkled para mahabol mo yung kulay na kailangan mo. So, ayan. Mag-apply na tayo ngayon ng wrinkled paint. So, itong gamit ko, pure binder, walang halong kulay. So, makikita nyo, bubuksan ko pa naman. Bawas na to eh. So, ayan. Ayan o. Kulay varnish siya. So, kahit anong base, ganito ginagawa namin para mas tipid. Rekta na agad. Walang halong thinner. So, medyo may mga buubo siya kasi malapit na siyang tumigas. Patigas na siya. So, sisimutin na lang natin to. Parang gulaman na. Gulaman na. Medyo tumigas na. Ito pangit dito kaya kailangan dapat sealed siya. Then nasa area siya talaga na hindi mainit para hindi siya tumitigas. So ayan o. Ito yung wrinkled na ano, patigas na siya. Buti inabot pa natin. So, sa mga nakaranas na ito, alam niya yan kung bakit siya may mga buo-buo. Malapit na siyang tumigas. Inabot lang tayo. So, ayan. Okay na siguro to sa amount na yun. Para ma-demo lang natin. So, puro yan ha. Wala siyang kasamang ibang kulay. Okay, apply natin. Nagpapapot na yan. So ito yung item, i-wrinkled natin to. Apply natin, one full coat lang, then gamitan na natin agad dyan ang heat gun. Tayo agad dun sa ipag-heat gun natin ito. Ayan. Heat gun natin sa agad. Sa walang araw, pwede rin yun sa araw yung may ibang gumagawa. Pwede rin yun. Nag-wrinkled sila gamit yung ano ng araw. Pero ito kasi, kahit anong oras mo gusto mag-wrinkled, pwede.
ito, kaya ginagamit namin heat gun. Then mas mabilis to matuyo, tsaka mas pantay yung pag-wrinkled niya. Kasi lahat ng part na iinitan. So, tsagaan lang talaga to, medyo matagal. Kaya yung video natin, medyo kung makikita nyo, less yung ano, hindi tayo nag-focus sa paint. Kasi mismong wrinkles talaga ang kailangan nating palabasan dito. So, lipat ka lang. Mag-wrinkle din yan. Huwag tayo mag-stay or huwag tayo mag-stay sa isang wrinkle lang. Kaya kailangan dapat siya na nadadaanan ng heat gun. So, tsagaan lang talaga. Is the light ka na ko. Ito na, hindi na nila makita. So, di ba mas tipid to compare ng ano, ng may halo na kulay. So, itong part na to, nag-wrinkled na. Agad. Dito naging start na ito. Ito. Naging start na dito. Ayan. Pakita mo sa kanila. Ayan. Ayan. Patient lang. Naririnig ko din natin yan. So, ayan na. So ayan boy, dito ba yun? Sa Honda. Pagmaskan mo. Alright, diba pantay? Ano yung sinasabi ko ganang sana? So diba, black agad? Kahit anong base, ganyan ginagawa namin. One full coat lang, napakatipid. Mas tipid siya kumpara sa nagdo-double-double full coat ka. So, malaking tulong din na yung gamit nating gun, pantay yung spray or yung pattern niya, malapad. Para isang apply lang, hindi nakakapalan sa ibang side. So, maganda yung pagkakaharugan ko. Kasi pantay yung apply ng ano natin. So ayan o, lahat. Kung ano yung texture ng iba dyan, same lang yan. So nahihirapan sila kasi natatagalan silang dun sa reaction ng chemical sa ano, sa mismong item. Merong
kasi siyang temperature na kailangan mamit para magwala. Sana makatulong kami itong video na to. Paki-like and subscribe na rin ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga bro. Sa Team Kadip tsaka Batang Powerworks. Alright. So, ito na po ang ating finished product na wrinkle paint. Crankcase cover with kickstart. So, ayan. Yun na yan mga idol. Then, pantay pa rin yung pagkaka-textured niya. So, ayan boss. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin at nanonood sa ating channel. So, ito yung owner ng ating ano. Yon. Thank you, boss, ha? Salamat din, bro. Alright. Bye.